72 hours, makikita nyo na, makikita yung ano, yung progress niya na talagang mark improvement na, magaling na ako, sabi niya. Yo, what's up mga kabiko? Bago tayo magsimula, gusto ko munang kamustahin na lahat. Ang videong ito ay may dalawang news. Ang isa ay bad news at ang isa naman ay good news. Kaya naman, unahin na natin ang bad news. Pero bago tayo magsimula, subukan muna natin mag-subscribe sa aking channel at i-click na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga future uploads. Tara't simulan na natin. Ang bad news ay ang COVID-19 ay isa sa mga virus na napakadelikado at daan-daan na din ang namamatay dito. Kaya naman marami sa atin ang natatakot, nangangamba dahil dito sa kasalukuyan ay umabot na sa 5,660 confirmed cases at ang recovery ay nasa higit 435 habang ang namamatay ay nasa mahigit 362 batay sa datos ng Department of Health. Pero may isa tayong dapat malaman at hindi na tayo dapat mawalan ng pag-asa dahil marami na ang naglipa na ayon sa World Health Organization na may naimbento ng gamot ang ibang bansa gaya ng Japan. Ngunit magpasa hanggang ngayon ay wala pa itong konfirmasyon at kamakailan lamang ay may isang napakagandang balita na naglipa na sa social media na isang controversial na gamot na kung tawagin ay FAI o Fabunan Antiviral Injection na nakapagpagaling di umano ng isang positive COVID-19 patient. Ito ay sa pangunguna ni Dr. Ruben Garcia Fabunan. Marahil isa ka sa din na nagpasalamat ng lubos sa Diyos dahil ito na ang pupuksa sa kinatatakutan nating COVID-19 pandemic. Subalit ito ay hinarang ng FDA dahil kinakailangan daw nito ng masusing pag-aaral upang ito ay ganap na maaprubahan. At alam nyo ba mga kabiko na ang Fabunan Antiviral Injection na ito ay mahigit 3 dekada nang ginagamit na nakapagpapagaling ng mga sakit kagaya na lamang ng dengue, HIV/AIDS, chikungunya at kagat ng aso at kagat ng ahas. Marahil tama din naman ang ginawang aksyon ng FDA sa kadahilan ng hindi pa clinically tested ang FAI. At dahil na din sa ipinaglalaban ni Willy Espiritu. Ito yung bumubuhay hindi lamang sa COVID. Marami na itong binuhay na merong HIV, may chikungunya, may dengue. Na tagapagsalita ng Fabunan Family of Doctors, ang naturang gamot ay nakarating na ang balita tungkol sa FAI sa Malacanang. At direktang nalaman ito ng ating presidente. Marahil na din na nakikita nila na hindi na biro ang sakit na COVID-19 na ito na nagaganap sa Pilipinas dahil halos daan-daan na ang nadadagdag na kaso at daan na din ang namamatay. Subalit, ang bilang lamang ng mga nakaka-recover ay kakaunti pa rin. Kaya naman ipinaglaban nila ang gamot ng FAI. Para sa inyong kaalaman, alam nyo ba na binigyan na ng go signal ang FDA upang kausapin ang mga Fabunan at ang mga grupo nito batay sa gamot? Kaya naman talagang napakagandang balita nito para sa lahat. Sa ngayon ay wala pa naman detalye kung ano na ang napag-uusapan ng grupo ng Fabunan at ng FDA. Subalit isa lamang ang nasisiguro natin dito. Yun ay ang itetest na kung talagang epekto ang gamot na ito. Hindi din madali ang mga pagdadaanan ng gamot na FAI dahil kailangan ito makapasa sa 3 pag-aaral. Gaya na lamang ng World Health Organization, Solitary and Trial, DOST, PCHRD at ang TAPI para maaprobahan na ng tuluyan ng FDA ang FAI. At alam nyo ba na marami na ding tao ang sumusuporta sa gamot na FAI? Kagaya na lamang ni Rapi Tulpo na kung saan ay ipinangako niya sa isang interview na isa siya sa tutulong para mas mapabilis ang pagsusuri sa FAI. Imagine nyo na lang mga kabiko kung ito na ang solusyon sa problema na hindi lamang natin kundi ng buong mundo. Mas kikilalanin ang Pilipino at titingalain ang Pilipinas
kung ito ay magtatagumpay. At alam nyo din ba na nagpakita na ng interes ang Amerika sa gamot na ito? Ipanalangin na lang natin na ito na ang solusyon sa problemang kinakaharap ng buong mundo, lalo na sa ating bansa. At dyan na nagtatapos ang ating pagkikwentuhan, mga kabigo. Sana ay napagaan ko ang iyong kalooban sa aking naikwento sa iyo. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang aking video, huwag makalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga future uploads. Ako po si Kabiko, maraming salamat po sa pakikinig.